Hi everyone, John Teki here, and today papakita ko sa inyo paano i-install yung AMD Adrenaline para magkaroon tayo ng AMD Fluid Motion Frames. So ito yung mga nagpapataas ng frame rates ng game para kung sakaling mababa yung frame rates nyo, may lag siya, yan, ito yung nagpapasmooth sa kanya. So ito rin yung magbibigay sa inyo ng integer scaling. So yung integer scaling naman, halimbawa mababa yung resolution ng game, pinapataas niya tapos pinapasmooth niya yung itsura. So parang magmumukha siyang mas mataas yung resolution. Or halimbawa, naka 720p ka or 800p, magiging 1080p siya or 1200p yung resolution niya. No? So yun ang kinagandahan nitong AMD Adrenaline. Unfortunately, hindi nyo ito madadownload automatically kasi hindi supported to ng built-in ng Z1 natin. Pero kaya naman siya, i-download lang natin siya manually lang. So yun ang ituturo ko sa inyo. So dito hindi na ako gumagamit ng Legion Space. Ang gamit na natin is yung handheld companion. Yan. Meron akong separate tutorial nito. Post ko na lang yung link sa description. Very easy lang naman siya i-install. Ang kinagandahan nito is ito na yung tool na ginagamit natin para sa pagko-customize ng controls, gyros, pati yung mga TDP. So, nandito na lahat kasi pwede niyang individually i-customize lahat ng games. So, yan. Malaking tulong yan. At hindi na tayo kailangan gumamit ng Legion Space. Kasi Legion Space medyo buggy pa siya. Tsaka nakukulangan ako sa customization naman. Pero at least yan. Okay. So, proceed na tayo no, para sa tutorial. Okay. First, punta tayo ng browser natin. Then, search niyo yung AMD Adrenaline Download. So, yung first line, click nyo lang siya dito sa download software. Pag in-scroll down nyo siya, may makikita kayo dito yung AMD Ryzen 7 7840U. Click nyo lang yan. Then dito sa Windows 11, hanapin nyo yung AMD Software Adrenaline Edition. Yung 700 MB. Tapos yung latest nya as of now is yung March 20. So download nyo lang. Ako na-download na siya. So cancel na natin. Tapos punta tayo ng downloads natin. Install natin siya. No? Click yes. So, detecting lang yung system natin. Makikita nyo, incompatible siya. No? So, okay lang yun. Ayan, so makikita nyo yan, may error siya na hindi raw supported. So okay lang yan, close nyo lang siya. Ang kukunin lang natin yung mismong installer niya para mag-extract. Tapos first thing is update natin yung ating GPU. So punta kayo ng device manager. Ayan, dito sa display adapters, makikita nyo naka AMD Radeon tayo. No? So ang kailangan natin GPU driver is yung 780M. So ang gagawin nyo, right click nyo siya. Update driver, browse my computer, tapos let me pick, tapos have a disk tayo, ayan. Then browse. So post ko sa description kung saan nyo siya hanapin. Ha. So sa may PC siya, then sa C, then ito sa AMD, yung AMD software installer, packages, drivers, tapos display, tapos ito sa W6A. Tapos click nyo yung .inif sa baba. Ayan. So, i-post ko na lang sa description yung path niyan. Click nyo OK. So, lalabas yan. So, makikita nyo, kunin nyo lang yung 780M graphics. Then, next. So, dito, okay lang yan. Click nyo yes. Then, mag-i-install na yan nung drivers niya na 780M. Magba-black screen lang yan. Okay lang yan kasi nag-update siya ng drivers. Okay. Pag nag-refresh ka, makikita nyo, ayan, 780M graphics na siya. Now, next naman is yung Adrenaline para ma-install natin. Punta kayo ng my computer, this PC, tapos sa C, AMD, software installer, packages, drivers, display, ito yung W6A, tapos hanapin nyo yung may B4 something, ito yon. Maaaring iba na to sa inyo kasi minsan nag-update sila ng drivers
Basta yan ang format niya, yung B4 or kung ano man number na yan. Click nyo lang siya, tapos hanapin nyo yung eto, yung CCC2_install. Double click nyo lang, then yes. Tapos mag-i-install na yan ng Adrenaline. Okay, once tapos na, close nyo lang siya, tapos restart nyo na yung region code nyo. Okay, once na-restart na tayo, ang gagawin nyo lang is yung right-click nyo lang siya. Ayan, so ito na yung AMD software natin, Adrenaline. So dito, pwede nyo na iset yung fluid motion frames. Ayan, on nyo na siya. Sa display settings, pwede nyo nang i-on yung GPU scaling at integer scaling. So, mas bibilis at saka mas magiging smooth ang itsura ng mga games natin. So, meron tayong mga example games nun. Check nyo na lang yung video ko sa description. Ayan, sana nakatulong sa inyo itong quick tutorial natin para sa Legion Go natin. And as always, maraming salamat sa mga nag-view. And please like and subscribe po. And God bless everyone. See you on the next one.